What's up mga kaamo? Nandito ngayon tayo sa aking YouTube channel sa ating pangalawang vlog ngayon. At ngayon, bi-features natin sa inyo ang sistema ko ng paggawa ng kuluan at mga flying pen. Yung sukat nila, paano natin matitipid ang area natin, makukompress natin ang area natin. Ganun din sa mga battery cages, sa flying pen, sa kulungan. Yun, pero bago yan, maglilinis muna tayo. Yun. Medyo madumi na eh. Ayun na nga. Whew. Natapos din ang aking paglilinis dito sa breeding area ko sa aming rooftop. Ngayon siguro ipapakita ko na sa inyo yung sizes ng mga flying pen namin dito, mga kulungan, tsaka yung tiyatawag kong double decker. Ha? Saglit ha. Kunin ko lang yung ano ko. Ngayon, itong aking flying pen, maraming purpose to. Pwede mo siyang gawin gamiting breeding, pwede mo siyang gamiting pang hardening ng mga stag, pwede mo rin siyang katawag ko na dual purpose. Pwede rin ba, lalagyan ko siya ng tali. Pwede siya nakatali para kunyari nakatali rin yung yung mga stags ko or yung kung sino mang ang lalagay ko dito mga manok, ano man lalagay ko mga dito. Ito yan mga mga kaamo, ang sukat ng aking ng aking multi-purpose flying pen is ang taas niya po ay 7 feet po. Ayan, 7 feet. Tapos ang haba niya po is 4 feet. Ang lapad naman niya 3 feet. Ayan. 3x4x7 po ang aking flying pen. Tapos ang taangan niya po, ang gapuan niya is 4.5 feet. Yan. Nakaano na siya, nakamaliit lang yung gapuan niya para para hindi sila mag-abutan ng kabilang side. Dito sa area ko, sa 30 square meter, kaya pong maglagay dito ng 50. Rotate lang po. I-rotate lang. Bukod yung mga inahin, bukod yung stags, yan. Ginamitan ko po siya ng steel matting para mas matagal. Mas matagal ang buhay niya. Tapos bakal lang na size 10mm. Tsaka yero galing sa galing lang yan sa junk shop. Yan, mura lang, makakamura lang. Maintain niya lang yung pintura. Yan po siya. Tsaka tinaasan ko siya para ang purpose ko kasi, kaya ako siya tinaasan. Instead na halimbawa po na may makawalang manok, kasi wala akong nababantay din, nasa baba po kami nakatira. Instead na may makawalang manok, hindi po nila makikita yung mga ibang manok, parang hindi po sila nag-aaway. Yan. Tapos nilagyan ko lang ng bakal para sinasabit. Yan. Bali, siya? Hanggang dun po, mula dun sa dulo, bali, 12 flying pen. Pwede na kayo dyan mag-hardening yan. Ngayon, nagyan ako nag-hardening ngayon. Diyan ko yung na-hardening. Tapos naman, dito naman sa aking, sa aking battery cage to po. Actually, galing lang dito sa junk shop. Ang lapad lang po niya is, 1 feet. Ang taas niya po is 1.5 feet. Yan po yung mga nakadyan po nakalagay ang aking mga inahin. Galing lang yan sa scrap material. Gugulong lang din yung mga itlog dyan, gumugulong lang din. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Ito ang tinatawag kong double decker. Yan. Meron sa ibabaw. Yan, kaya po nag-stab. Meron din po sa baba. Para siyang pinalaking version lang ng 3x3. Tapos, ginawa ko, yero lang ang divider ko sa kanila yan. Kasi ang pintuan niya, dito na rin. Yan.
Iangat lang, yan. Inaangat lang po siya. May kumtungan na rin siya. Actually, dito kami, madalas dito ako nagbe-breeding talaga. Andiyan yung tandang, madaling paupuan yung inahin. Tatanggalin, balik na naman doon sa taas. Nalagyan ko lang siya ng cable wire, ay ng ano, copper wire. Para lock niya, yung lock niya. Para hindi rin sila makakawala. Yan. Pwede siyang lagyan ng buhangin. Pag summer po, nilalagyan po namin sila ng buhangin. Kasi ngayon, medyo maulan na na-wash out yung mga buhangin kaya hindi namin sila nilagyan. Bali po ang sukat po nito guys, yung nga sa baba. Yan. 3 feet po. 3 feet. Tapos ang taas niya is 3 feet din. 3 feet din ang taas niya. Kaya merong sa baba, ayan po sila. Yan. Yan po yung nilalagay ang inahin ko at saka ang mga broodcock. Pag ginagamit ko sila sa bilid niya. Tapos ito naman po sa ibabaw. Medyo malapad siya. Pero medyo makipid lang. Naman 4 feet po. 4 feet po ang kanyang lapad. Yan. Tapos, ang kanyang haba naman. 3 feet. 3 feet po siya. Tapos po ang side po niyan. Walang niyo po yung sa chinelas na ginagamit. Bibili po, nakakabili po na ng 4x8. 4x8 po, yan. Ngayon po nakapatong niya sa loob. Tapos, paglilinisan lang din po. Mawalisan lang. Madali lang po siyang gamitin. Tapos yung area ko na to, ginawa ko siya ng divider. Yan to, divider. Lambat. So, ginagat ano eh. Napunit yung ano, kaya nilagyan ko na lang ng ganito. Parang pintuan niya para di makakalabas. Ayan. Ayan po, ayan. Ayan po yung mga stags ko. Ayan, dito po nakalagay yung mga stags ko pag nakalagay sa manuka namin. Kasi yung ibang batch naman, dito pinapakawalan ko lang dito. Ayan, dito lang, lilipad-lipad lang sila dito. Kaso ka-harvest lang namin, kaya iba, yung mga naglalaban na nai-hardening na namin, nasa flying pin na sila. Ayan. Bali, itong area, napaka sumable din to. Pag yung naglalaban kami, naglalatag lang po ako dito ng carpet. Ito kami nag-sparring yan. Dito po sa area to. Spar po. Pero ito na rin yung mini, ano niya. Mini rueda. Yan. Kasi, before, dun po talaga kami nag-condition sa farm. Ayan, problema lang po kasi sa farm. Medyo malayo. Ngayon, nakakuha na po ako ng area ko po dyan sa Taytay. So, inuunti-unti ko na po silang dalin dun sa 1,000 square meter po na manuka namin. So, dinidevelop ko pa siya. Hindi pa siya talaga totally kompleto, pero meron na rin doon rueda. Kasi yung rueda ngayon, hindi pa namin siya doon ginagamit. Kailangan pang ayusin din. Tapos, meron mga flying pen din. Papakita ko rin po sa inyo sa susunod na mga videos natin. Yan po. Sa ngayon po, hanggang dito na lang po muna. Mga kaamo, shoutout nga pala sa mga kaibigan ko. Sa mga sumusuporta sa aking channel, sa YouTube channel ko. Yan, sila Engineer Manny Sarcon, Engineer Frankie Siksik, Anthony Gosun, Alan Scala, Jaime Dumasing, Adrian Conche, Hernani Sanglay, at sino ba ba? At marami pa. Next time, release ko yung mga nagpapa-shoutout yan. Yan. Salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Darwin Panis ng Panis Brother Game Farm na naghahatid sa inyo ng aking pag-update sa aking area para at least kahit paano may pa-share naman ako sa inyo na kung paano mag-customize ng isang maliit na manukan. Yan po mga kaamo. Hanggang dito na lang po ulit. Maraming pong salamat. Hanggang dito na lang mga kaamo. Kaya huwag niyong kalimutan na mag-share, subscribe, and like at i-notify po ang notification bell para po ma-update po kayo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat mga kaamo, and God bless you all. Thank you.